Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Tayo sa ating palabas sa magpakailanman. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat ng ating magpakailanman for today is Amazing Betong. So ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay ni Betong Sumaya. So, dito guys, si Betong ay nasa high school pa lang ay meron siyang nililigawan na si Genesis. And then, itong si Genesis ay nagiging girlfriend din niya, pero dahil nagselos siya, dahil meron siyang kausap na, na ibang lalaki itong si Genesis, and then nagselos siya dito, so 1 week pa lang yung kanilang relasyon, ay hiniwalayan na siya. So, ito namang si Genesis ay kinuha siya bilang isang artista dahil merong isang agent or naghanap ng talent. Kaya itong si Genesis yung napili dito. Kaya naging siya dito, naging artista itong si Genesis. And then, dahil hiniwalayan siya ni Genesis, dahil nga nagsiselos siya doon, kaya yun ang rason kung bakit siya hiniwalayan. Kaya iyak siya habang siya ay nagka-car wash ng sasakyan nila. At yung sasakyan na yun, ay yun yung bali hanap buhay ng kanyang itay. At yun yung bumubuhay sa kanila gamit yung sasakyan na pasahero. So habang siya ay naglilinis noon or nag-car wash, ay umiyak siya dito at napansin niyo ng kanyang itay. Kaya nagtanong yung kanyang tatay kung bakit daw siya umiyak. Dahil ito sa broken hearted ba daw siya? So sabi naman ni Betong hiniwalayan daw siya ni Genesis at sabi ng kanyang itay, ang dali naman. Oo tay, kasi nagselos ako. Ganyan talaga pag mapangit daw. Nagseselos na lang, sabi niya dito. Pero instead na matawa itong si Genesis, si Betong ay naiyak pa rin siya. Naiyak siya dahil yung kanyang paa ay nahulugan ng tools. So, ayun ang sinabi niya dito na makakahanap ng pa daw siya ng iba. So, galingan lang daw niya yung kanyang ginagawa. So, yun na nga. At itong kanyang itay ay parang sumakit yung kanyang tuhod at mga kamay. Kaya nagtaka yung kanyang anak dahil madalas na daw na sumakit yung kanyang tuhod. At yun nga, magpa-check up na daw, pero sabi ng kanyang itay ay hindi na daw magpa-check up kasi sayang lang daw yung ipang-check up, ibili na lang daw ng bigas. So, ayun na nga at nagpatuloy itong si Betong sa kanyang pag-aaral. So, doon sa UP, scholar naman siya, tapos habang siya nag-aaral ay nagtatrabaho din siya sa pagiging baggage. So, ayun na nga, patuloy na ganun, and then, tumawag yung kanyang, yung kanyang itay ay netaki pala. So, na-hospital yung kanyang itay at matagal siya sa ospital. Kaya, malaki yung kanilang gastos. At itong si Betong na lang yung nagtatrabaho sa kanila at nagsisika para nga matustusan yung kanyang pag-ospital ng kanyang ama. So, habang nag-school siya, ay nagtatrabaho din siya. So, dubli kayo itong si Betong. So, itong si Betong ay yung kanyang mga kapatid ay nagre-reklamo na dahil parang isang taon na daw sila nag-uulam ng noodles. So sabi niya dito, in-encourage niya yung kanyang mga kapatid na isipin niyo na lang na yung inuulam niyo ay spaghetti. Kaya binibiro niya itong kanyang mga kapatid na yun nga spaghetti daw yun. So mayroon pa siyang mga tanong at natawa na lang yung kanyang mga kapatid. So yun nga, dahil siya yung tumusto sa pag-aral ng kanyang ng kanyang ama pag ospital, and then yun minamasahe niya yung kanyang yung paa ng kanyang ama at sinabi ng kanyang ama bakit daw kahit nakagraduate na kasi itong si Betong hindi pa daw nakahanap ng trabaho. Tapos sabi ni Betong na
marami naman daw siyang inapplyan pero hindi daw siya matatanggap sa mga fast food. Kaya in-encourage siya ng kanyang ama na maghanap ng trabaho na mas ano pa, mataas yung ano, malaking kumpanya or mas mataas na anong tawag doon? Ranggo, ganyan. So, yun at ginawa naman niya yung sinabi ng kanyang ama. So, nag-apply siya sa isang company and then dahil joker itong si Betong tapos naaliw yung nag-interview sa kanya ay natanggap siya dito at laking pasasalamat niya. Sabi niya sa nag-interview sa kanya ay sure daw siya na magiging masaya yung kanyang ama. At doon na nagsimula yung kanyang swerte sa buhay. Nagsusulat siya dito at dahil magaling siyang magsulat, ay yung kanyang isinulat ay ginawang entry para sa labas ng bansa. At yun nga, ay nagantay sila ng resulta kung siya ba yung mananalo. So, yung kanyang ama ay sinabi niya dito na pag manalo daw siya, dapat siya daw yung first na sasabihan ng kanyang anak na nanalo siya. So, kaya doon sa trabaho ay nagsikap siya dito at para sa kanyang pamilya dahil nga siya na lang yung nagsusuporta sa kanyang pamilya dahil sabi ng kanyang ama ay hindi na daw siya makahanap pa ng trabaho dahil may edad na at saka may sakit na din siya. At yung kanyang ina ay tumawag sa kanya at sinabi dito na yung kanyang ama, umiyak yung kanyang ina dahil yung kanyang ama ay wala na. So kaya umuwi siya. At mga ilang araw siyang tulala, hindi nagsasalita, hindi umiiyak. At nagwo-worry na yung kanyang ina at saka yung mga kapatid niya dahil nga wala siyang reaksyon. At biglang tumunog yung kanyang cellphone. And then, sinabi ng kanyang ka-office mate dito na nanalo sila. So, sa New York, yung kanyang isinulat. Kaya, ang una niyang sinabihan ay yung kanyang ama. Pumunta siya sa kabaong ng kanyang ama at sinabi niya dito, di ba papa, promise ko sa iyo na ikaw yung una kong sasabihan kung ako ay manalo at ngayon ay nanalo na ako. Iyak ng iyak siya dito dahil nga hindi na naabutan ng kanyang ama na manalo siya. So ayan, malungkot na malungkot siya dito at lagi siya nakatingin sa mga litrato ng kanyang ama at nilapitan siya ng kanyang ina at sinabi dito na kung saan man naroon ang iyong ama ay alam kong masaya siya ngayon dahil hindi mo kami pinapabayaan. So yun nga, kaya dapat maging masaya ka na rin, yun ang sabi ng kanyang ina sa kanya. So dahil nanalo siya, nagkaroon siya ng 3 million pesos yung kanyang panalo. So laking tulong yon dahil nakabayad na sila ng amilyarado ng kanilang lupa. Tapos yung SSS, nabayaran na din nila. At yung kanilang bahay, dahil yung kanilang bubong ay butas-butas na, ay nag-renovate din sila sa kanilang bahay. At sikat na itong si Betong dahil meron ng nagpapapicture sa kanila. So yun lang guys ang ating episode for today. Sa maalala mo kaya at sana nag-enjoy kayo sa aking storytelling for today habang ako ay nagluluto ng lechon paksiyo. That's all guys. Thank you.